Hello, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga ibang stocks, no, na wala pa tayong technical analysis. So by the way, don't forget to subscribe to our channel and paki-press na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan. So let's start. So by the way, don't forget to follow my account, no? Ayan, sa may Investagrams. So paka-search lang po Stock Play, then click the follow button. So yung number one is eto si Green. So tignan natin to, mag-update lang po tayo, no? So dito po kay Green. Okay. So meron tayong trend line, eh, 'di ba? So base po dito, deburahin muna natin para mas clear. So we have here a trend line, no? Ayan. So trend line 'yan, eh. Oh, 'di ba? So we have series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this is crucial since this part is trend line yan eh. So dapat supposed to be masunod dyan, no? So bali sa part na to, dapat mag bounce na siya eh. Kasi nga trend line, no? So trend is our friend. Oh, ayan. So tignan natin, so bali sa part na to, ayan, so channel siya pataas, no? So we have here a channel, no? 1, 2, 3, 4, 5, ito naman yung sa may taas. Ayan. So bali dito kay Green, kung titignan natin, so yung last candle niya dito sa daily chart is... Ayan. So this one is hammer candle, ano? Ayan. So sana mag-reverse na. Ayan, kasi hammer candle na siya, tapos na-hit na rin yung ating trend line. So pagka po hindi siya nag-bounce, so yun lang po, delikado, no? Ayan. So tignan natin sa Monday or bukas, no? Ayan. Tapos okay, kay 50 day moving average. So na-hit na rin po, ano? Ayan, so meron tayo ditong confluence. O, diba? So na-hit na rin to si 50 day moving average. Ayan, so dapat mag-bounce na yan, ano? Tapos, so kay 100 naman, so medyo malayo pa naman to eh. Diba? 200. Ayan, so still intact pa naman din, ano? 50, 100, tapos 200. Ayan. So, bali dito sa ating cloud, since siya ay sideways, so that's why siya ay flat. Diba? So, flat yung ating lower and upper cloud. Ayan, kasi nga sideways siya. Sideways, pullback, no? Diba? So, we have here high, lower, high, eh. No? Low, lower, low, lower, low. Ah, diba? Ayan. So, tignan natin kung magbabounce bukas. Ito si Green. So, by the way, sa part na to, so, yung ating support is nasaan? So, possible support to, no? Let's say, ito yung support niya. Diyan, no? Support. Tapos, meron ditong mga overshoot sa baba, no? Ayan, mga sobra. Mga pasobra, no? Ayan. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 touches. Ayan, support. So, dito po yan sa 2.55, no? Pesos. Ayan.
Tapos yung ating trend line dito, or yung ating pinaka downtrend line, ayan, so ito siya. Diyan. So sana mag-breakout bukas diyan, ano. Ayan. Tapos i-check natin dito sa mga indicators. So sa indicators, so dito kay RSI, so meron tayong support dito eh. Support kay around here. Wait lang, ayan. Extend natin para mas valid, no? Okay, around here. Support. Andyan. Series of touches. So, pagka di nag-bounce dyan, edi sell off ulit tayo rito, no? Okay, so possible dito na. Ayan, so may medyo baba. Ayan, so dito po. Around here. Ayan, series of touches dito eh. So we have 1. Okay, so let's say ito 2 na yan, ano, 2. Tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ah, diba? Support, no? So ang papansinin natin, we have here lower highs and lower lows eh. High, lower high, lower high, low, lower low, lower low, lower low. So base po dyan, okay, sa ating pattern, siya ay bearish, no? Ayan. Tapos kay MACD, so nagda-diverge, bearish po, ano? Diba? Ayan, no? So si MACD line at si signal line. Ayan. Tapos kay histogram naman, so series of lower lows, bearish. Ayan. So tingnan natin kung magre-reverse bukas to, ano? At magpiprint out ng higher low sa part na to kay histogram. So dito naman sa volume, so meron bang demand? So actually ngayon ano siya, sell off, no? Diba? So pababa yung trend ng kanyang volume. So dapat kung siya ay tataas yung kanyang price, dapat kasi susunod yan dito sa volume, no? Diba? So si price at volume, so si price at volume kasi yung pinaka ano, pinaka magandang indicator na pwede nating sundan. Ayan. So that's why si OBVE is very important din to, no? Since siya ay leading indicator. Ayan. So nakikita natin kung saan ba papunta yung sentiment ng market, especially sa mga stock, no? No, ayan. So dito, so i-adjust natin. Ayan, so meron tayong trend line. Kaso nabasag na po, ano, diba? So basag. Since April, so check nga natin dito sa may, ano natin, sa may chart. O ayan, so dito po siya nag-reverse eh, diba? Nung April. Ayan, oh. So isa part na to, tapos boom, no? So siya ay nag-rally. Pero right now, so kung titignan natin yung kanyang volumes, so nalaglag na po, di ba? 1, 2, okay, 3, boom. Laglag siya guys, no? Ayan. So tignan natin kung makakapanik pa to. So bali sa part na to, so para siyang ano eh, nag-create ng double top pattern eh, di ba? So i-drawing natin si double top. So, possible ito yung first top, tapos second top. Ayan. Ah, diba? So yung support nabasag na right here. Ayan, so ito yung support niya. So bali yung pangalawa support. So ito na siya. Ayan, sa baba, no? Ayan. So, tignan natin. Bukas. Ayan. So, next natin, si DNL.
Ayan. So, check natin to si DNL. So, dito naman kay DNL, guys. So, barahin natin. Ayan. So, dito po. So, fresh breakout din to eh, no? O, diba? Since, ano ba to? So, 2019 yung kanyang trend, which is a downtrend dyan, ano? Downtrend line eh. O, diba? So, pababa ng pababa. Ayan, no? High, lower, high, lower, high, diba? Lower, high. Tapos, nag-breakout sa part na to, no? So, massive sell-off kasi dito eh. Ah, diba? Oh. Boom, tapos naka-recover. Ayan, so right now, kung titignan natin 'to, so bali yung kanyang support. So possible dito po, ayan sa part na 'to. Support is here. Oh, diyan ano? Oops. Ayan sa part na 'to. So, tignan natin dito. Check natin. Ayan. So, ito po yung support niya. Yung DNL, no? Sa 7 pesos. Ayan. Pero, nag-bounce naman siya. So, yun nga lang, yung kanyang resistance is here. So, dito po yun, ano? Sa 7.5 pesos. Ayan. So, tignan natin kung makakapanik dyan, ano? Sa 7.5. Ayan. Tapos sa moving average 50. Okay. So meron tayo ditong confluence sa may second support natin, ano? Ayan kay DNL. Tapos 100, 50, 100. Okay pa naman, ano? 200. Ayan. So we have here a golden cross. Diba? Ayan. Tapos itago natin ulit. Let's proceed sa cloud. So dito kay cloud, since siya ay pullback, no? Or ayan. So siya ay nagretrace. So that's why siya ay flat. 'Di ba si lower and si upper cloud? Ayan, flat, no? Ayan, tapos dito naman kay RSI. So i-check natin kung meron tayong trend, no? Base po dito parang may trend. O, diba? So, trend line to guys. Ayan, no? O, diba? So, we have here 1, 2, 3, 4, and 5 touches. Ayan. So, dapat supposed to be mag-bounce siya, no? Since malapit na siya dito sa may ayan, trend line, no? So, pagka hindi, edi syempre alam natin yan na sell off yan, ano? Pag ID nag-bounce. So, bakit? Kasi high, lower, high, lower, high. Low, lower, low, lower, low, no? So, bearish po pag ganyan eh. Ayan. So, tignan natin kung masusunod pa rin tong ano niya, no? Ayan. O kanyang trend line sa RSI. So, dito naman kay MACD. So, tignan natin sa histogram. Lower lows pa rin. Diba? Bearish. Tapos, nagda-diverge si MACD line at signal line. Ayan. So, naghihiwalay po. So, based dito kay MACD, si DNL is bearish, ano? So, ayan. Si MACD kasi, ano yan? Lagging indicator. Ayan. So, dito naman kay OBV. So, medyo nag-sell off ulit sa part na to. Diba? So, bali dito. So, check natin. Ano? Support. So, eto siya. Support. And sa part na to. Diyan, ano? So, we have 1, 2, 3, 4, and 5 touches. Ayan. So, yan po yung pinaka-support ni DNL, no? Ayan. Tapos, yung next natin, si Home. So, check natin dito sa ating daily chart, no?
So fresh breakout kasi ito eh, si Home, di ba? So nakita natin pataas yung kanyang trend. So we have here, okay, burahin na natin itong mga pattern na drawing na natin. So dito kasi, so ano naman siya, uptrend naman, no? Ayan. So dito we have a cup pattern. Kung i-disregard natin itong part na to, no? Ayan. So based dito, okay, so mag-focus po tayo dito sa part na to, no? So siya ay cup pattern, di ba? Or pwede nating sabihin kasi medyo meron siyang tenga dito, yo. Di ba? Tenga tapos tenga rito. So para siyang ano, inverse head and shoulder pattern. Ayan, pero ito na 'yung tignan natin. Ayan si cup pattern, no. So based dito, edi syempre 'yung ating ano dito, target price or target profit is yung kanyang height. So from top to bottom, tapos i-drag natin, tapos i-connect natin kung saan siya possible mag-breakout. So dito po siya nag-breakout eh. Ayan. So base po dyan, edi yung ating target is almost here sa 10.8 pesos. Ayan, sa 10.7 to 10.8, no? Kaya sa part na to. O dyan, malapit dyan. Kasi meron tayong confluence eh. 1, 2, 3. Ayan. So, series of touches din, ano? Ayan. So, sa part na to, sideways siya, si Home, no? So, yung next resistance natin dito is here. Sa 9.3 pesos. 1, 2, 3. Impossible dito yan, ano? Ayan. Support. So bali support natin ito. Si 8.15, no? Pesos. Ayan. So we have series of touches dyan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Tapos sa moving average, 50. Okay. So, ayan, pataas naman yung kanya trajectory. Eh. Tapos, 100. O, diba, pataas. Tapos, 200. Ayan. So, intact naman po, ano, 50, 100. Saka 200. Tapos, kay Cloud. So, flat nga kasi sideways eh. Kaya, flat si lower and upper Cloud. Ayan. So bullish naman siya, no, kasi siya ay nasa taas ng cloud. 'Di ba? Ayun, no. Ayun, tapos pataas pa yung trajectory, ano, ni cloud. Ayun, pataas. 'Di ba? Ayun, tapos kay RSI. So medyo nag-retest dito sa kanyang previous support, no? 'Di ba? So, support and resistance flip yan pag ganyan, ano? Ayan, so nag-retest ulit dito. Series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan, so tignan po natin kung makakapanik bukas, no? Ayan, si Home. Tapos, kay MACD. So, nag-print out na po siya ng higher low, no? Sa histogram. So, this is a good sign. Ayan. Pero dito kay MACD line at signal line, wala pa naman, ano? Ayan. So, wala pang effect. Pero dito kay volume, so, very visible naman, no? Na ready na siyang mag-print out ng higher high sa part na to. O, ayan eh, diba? So, almost, ano na siya? Double top na, no? Ayan, so tignan natin kung siya ay magpiprint out ng higher high bukas. Ito si Home, no? Ayan. So yung next natin, si Fruit. So tignan natin to si Fruit. So dito po kay Fruit,
Okay. So, extend natin yung ating trend line. Extend. Okay. So, we have here a trend line, no? Okay. So, meron tayong trend line dito, guys, no? So, we have here 1, tapos 2, and 3. Ayan. So, i-count na rin natin to as touch, no? Ayan, kahit nakahang ng konti. O, diba? So, na-hit na po, guys, yung ating support na sinasabi sa 1.65. 66, no? Diyan. Ayan, tapos nag-bounce na siya. So, bali sa part na to, i-check natin yung ating resistance. Ayan. So, baguhin natin. Ayan. So, base po dito, so possible dito eh, sa 1 point, ano ba ito? So, let's say dito, sa 1.75. Ayan. So, magkano tayo drawing, no? Ayan, so dito po. Ayan, sa 1.75 yung ating resistance. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan. So, tignan natin kung siya ay makakapanik sa may resistance, no? Tapos, yung next is here. So, dito na po sa part na to. O, dyan. Sa 1.8. Okay? Ayan. So, dito po yun sa part na to, no? O, dyan. Tapos, edi tignan natin sa moving average. 50. Okay, so medyo malayo, no? 50, 100. Okay, 200. Okay, so medyo nag-crossover na, ano? Si 100 tsaka si 200. Diba? So, this is a good sign. Ayan, tapos, so kay Cloud, so flat nga, no, kasi nga siya ay nag-pullback eh. Diba? So siya ay nag-retrace, guys. Flat, tapos flat din to. Kaya dito sa may ano natin, sa RSI. So meron ba tayong trend? So check natin dito, no. So, medyo pilit yung ating trend eh. Diba? Ayan. So, medyo pilit. Pero tignan natin dito. Meron dito ano eh. So, binuusan sa part na to. Pero nakabalik din eh. Diba? Ayan. So, this is the second trend line natin. Ano? Kay Fruit. So, diba? So, we have, oops, wait lang. Ayan. So, we have 1, 2, and 3, no? 3 touches. So, sana mag-bounce na. So, syempre, pag hindi nag-bounce, edi sell off yan. No? Ayan. So, support na kasi ito eh. Ayan, support. So, we have 1, okay, 2, 3, 4. 4 touches na dyan, no? Ayan. Tapos kay MACD, so we have here bearish crossover, no? Which is not looking good pagka ganyan. Diba? Bearish pagka ganyan, ano? Tapos, ayan pa. So, kay histogram naman, so nag flip na po siya from positive to negative. Diba? So, base po dito kay MACD, si Fruit is medyo bearish na pag ganyan, ano? Ayan, pero nag-bounce naman kasi eh. Ayun. So, yung kasi yung pinaka-importante, no? Si price action. Ayan. Saka dapat may volume. Okay, para masabi natin magiging successful yung kanyang bounce, no?
So based dito kay volume, medyo wala pa rin ano eh. 'Di ba volume, so ayan flat pa rin ano dito. Ayan. So dapat supposed to be yung ating volume is tataas yan, no? Kung siya ay talagang bullish, ito si fruit. So ngayon wala pa. Ayan, so wala pa tayo dito nakikitang pagtaas sa volume, no? So flat pa rin, flat. Ayan. So next natin si FLI. Ayan, so dito naman kay FLI. So i-check natin. Okay. So based dito binuhusan. 'Di ba binuhusan siya? Wait lang. So ayan. So binuhusan na po si ano no, si FLI. So we have here 3 consecutive bearish candle. 'Di ba? So bali siya ay nasa support, okay, sa 1.14, series of touches diyan eh. 1 2 3 and 4, no? 'Di ba? So yung next na is here, and sa may baba sa 1.1, no? Ayan, so we have here 1, okay? Tapos 2, tapos 3 and 4. Ayan. So bali sa part na 'to nag-bounce na siya, no? Ayan, no? Diba? So mahaba yung wick. So pinush na siya ulit. Ayan, pataas. Pero tignan natin ano. Ayan, kasi there's a possibility pa rin na ano to. Nabuhusan bukas dito sa 1.1 peso. O dyan ano. Ayan, so tignan natin. Ayan, tapos meron ba tayong trend? So i-check natin. Ayan. So, meron bang trend? Meron ba? So, medyo wala naman, ano? Diba? Pero tignan natin, parang trend kasi ito. Wait lang, burahin natin ito. Ayan. Ayan. So, dito we have 1, 2, okay? And possible, ito'y 3. O, dyan, ano? Kung bubuhusan bukas. Ayan, sa FLI. So, tignan natin sa moving average, 50. So, medyo malayo pa naman, ano? Tapos, 100. Ayan, malayo. Ayan. Tapos, 200. Ayan, so crossover na to, no? Ayan, kay 100 tsaka kay 200. So, looking good naman dito sa moving average. Ayan. Tapos, kay cloud. So, dito kay cloud, so medyo si upper cloud is nag-flip, no? Ayan, pababa. Diba? So, tignan natin. Ayan, sa part na to. Siya ay pullback, eh. Eh, pare-pareha sila halos, no? Ayan. So, iba naman is nag-bounce na po. Like si fruit ba yan? Yung kanina. So, medyo nag-bounce sa may support, no? So, dito naman kay FLI. So, mag-extend tayo. Ayan. So, meron tayong trend line dito, eh. Since June to, no? So, we have here. Ayan, no? Ah, diba? So, trend line yan. Kaya possible pa nga nabuhusan to. And kasi, bakit? Di pa naman kasi natatouch yung ating trend line. Diba? O, oh, ayan. Okay. Tapos, kay MACD. So, dito, bearish, ano? Diba? Nagda-diverge si MACD line at signal line. And as well, si histogram is, ayan, lower lows pa rin.
bearish ano si FLI based po dito kay MACD. Tapos kay volume sell off. Ayan. So very obvious naman dito sa volume natin, sell off siya. Di ba? Sell off pagka ganyan ano. So tingnan natin dito sa big picture. So value support natin is here. Ayan. So we have series of touches, no? 1, 2, 3, 4, and 5. Di ba? Ayan. So wala sa may support to. Si volume, no? Ayan. Sell off siya ngayon. Sell off. So next natin, si DD. So dito kay DD, okay, so medyo nag-hold naman sa part na to, no? Na diba? Sa ating downtrend line, medyo ano to, exciting ano. Okay, no? So binuhusan siya rito. Ayan, tapos nabutas pa nga. Siya ay nakababa rito sa 15, no? Ayan, no? Diba? Ayan, pero tinulak ulit papataas. So bukas, so ni-expect natin na ano to, magba-bounce, no? Ayan, ito si DD. So tignan natin bukas kung magba-bounce. Ayan, kasi tinulak na siya ulit dito eh. So tignan natin. So bali dito, ayan. So ito yung resistance niya ngayon, ano? Ito. So dito po, here. O dyan. Series of touches, we have 1, 2, 3, 4. Dami, ano? Ayun pa yun. Ito pa. Tapos ayun pa. Ayan. Sa 16. So let's say sa 16 pesos, no? So ating resistance dito. Ayan. So tignan po natin kung makakapanik dun. Ayan, kasi sa part na to, kung mag-a-adjust tayo ng resistance at support. So ito kasi pwede natin i-adjust yan, no? Siya ay resistance. At diba, resistance yan eh, oh. At diba? So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So dito po 'yan ano sa 15.7 pesos, 'di ba? So pagka nag-breakout diyan, ede eto na 'yung next, no? Si 16 pesos. Ayan. So tignan natin, this is very crucial. Bakit po? Kasi this is a downtrend line, no? No, 'di ba? So fresh ano 'yun eh. So siya ay nag-fresh breakout pero ayun binuhusan ano. Ayan. So this is the chance na siya ay talaga mag-breakout si DD ano from this downtrend line since ano ba to? 2000 ano ba to? Wait. 2016 ayan no. Hindi ba pababa na pababa. Hmm. Diba? So parang bangin ano. No, ayan. So tignan natin bukas kung siya ay talagang makakawala na dyan sa may downtrend line natin. Tapos, so kay 50 moving average. Okay, so ito siya sa baba, no? Tapos 100, 200. Ah, diba? So dito kasi laglag sa may ano natin, ano? Sa 200. Ayan, so meron tayong confluence dito. Ayan sa ating resistance. Ayan si 200. So supposed to be dapat siya ay makapanik ulit sa 200, no? So pagka po hindi, yun lang. Bearish pagka ganun, pagka hindi nakapanik sa may 200 day, no? Though sa part na yan, okay, kung titignan natin kasi, so nagko-converge pa rin naman si
50 day at 200. Ito oh, di ba? So naglalapit po, guys. Oh, ayan. Tapos, so kay Cloud naman, medyo flat. Ayan, kasi nga binuhusan eh, di ba? So flat si lower, tapos si upper cloud naman is medyo pataas. Medyo lang, no? Ayan, kasi nag-bounce na eh. So dito naman kay RSI, so che-check natin, meron tayong trend line dito eh. Di ba? Since ano ba to? October, no? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So yun nga lang, nalaglag. Okay? So nalaglag, edi dapat siya ay makabalik. So, di ba? Kasi pagka di nakabalik yan, yun lang, no? Delikado. So we have here high, low, lower, low. Di ba? Tapos ala pa siya sa hulog. Wala siya sa may support. So ito po yung support natin sa gawiri ito, no? O, dyan. So dito 'yun, yun sa part na 'yan. Tapos so kay MACD naman, so siya ay nag-flip na pababa, which is a bearish sign, ano? So possible this one is mag-create siya ng bearish crossover. Ito si MACD line at signal line. So sila ay nagko-converge, no? So kay histogram naman, lower highs, bearish, no? So based po dito kay MACD, si DD is bearish. Ayan, pero sinasabi nga natin palagi, si MACD is lagging indicator yan, no? Lagging. So naglalag. So kumbaga huli, no? Nahuhuli siya. Ayan. So dito naman kay volume, so sell off tayo. Very obvious naman po, ano? So pababa yung ating volume. So nagde-decrease. So yung ating support possible is eto. Support. Ayan, support natin, ano? Diyan. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. Okay, tapos ayan, so dapat mag-bounce, ano, si Didi. Ayan, sa may support. So next natin si HLCM. HLCM. So i-check natin to. So base po dito, siya ay nasa resistance, no? So retest po ito. Diba, retest siya, no? Diba? So kung mag-a-adjust tayo dito, i-adjust natin ng konti, no? Ayan. So mag-adjust tayo. Adjust. Okay? So possible, ito yung resistance niya sa 7.9 pesos. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 touches. Ayan. Tapos yung support is here sa 7.4 pesos. Ayan. Series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano? Ayan. Okay. Oh, ayan. Tapos, okay, sa moving average natin, 50. So, 50, tapos 100, tapos 200. Oh, ayan, so medyo hirap pa rin to, no? Sa HLCM. So, nag-retest. Okay, so tignan natin kung makaka-akyat bukas, no? Ito. Ayan, so this is very crucial kasi retest to sa 200 day moving average. Ayan, no? Tapos, okay, parang ano to? Bearish divergence tayo rito, guys.
natin. So mamaya titignan natin ano. So dito kay Cloud, so medyo pataas naman pero hindi siya convincing, no? Ayun eh. Kasi nga nahihirapan pa rin sa 200. Ayan, so dapat makapanik ron. So bali sa part na to, we have here higher high, no? So we have high, higher high. Tapos sa mga indicator natin, mga indicators, so we have here high, lower high, no? Ayan, no? So we have high, lower high. So base po dyan, siya ay possible bearish divergence. Ayan, so tignan natin ano. So siya kasi is rising wedge, 'di ba? So rising wedge 'yan eh. So 'di ba pataas. Okay, so tignan natin, no. So dito naman kay RSI. So ayan, okay, trend line 'to, guys. 'Di ba? So we have series of touches, no? 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Diba? So pagka po nalaglag yan, eh delikado, no? Kay HLCM. Yan, so tignan natin. Tapos kay MACD. Okay, so baba rin, ano? Diba? High, tapos lower high, bearish, pagka ganyan, ano? Ayan, tapos kay histogram, nasa baba pa rin, tapos nag-print out ulit ng lower low, no? Ayan, no? Naku po, tingnan natin, ano? Bukas, tapos dito rin, guys, oh. Sell off din to. Ayan. Tapos parang meron tayong trend line, no? Ayan na trending, guys. Diba? Wait. So, ayaw mabura eh. Ayan. So, trend line to, no? So, we have here 1, 2, and 3. Ayan. So, possible mag-sell off pa nga dito yan. Ayan sa trend line natin, ano? So, next natin is si RCI. Rojas ba to? Ayan. Rojas and Company Incorporated. So dito naman binubuhusan pa rin tong si Rojas eh. Hindi ba? I-check natin dito. Ayan eh. O, diba? So siya pa rin ay nasa baba, no? Nasa bottom pa rin to, guys, pero siya ay yung binuhusan na dito eh sa 1.12, no, peso. Okay, so based dito edi mag-adjust tayo ng konti. So pwede pa tayong mag-adjust. Okay, so bali ito yung support. Ayan, so mag-adjust tayo support. Ayan, series of touches dito eh. O, diba? So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. O, ayan. So, i-zoom natin ngayon. So, siya ay nag-bounce sa may support. So, very obvious naman, ano? Tapos, siya ay nasa resistance ngayon. No? So, dito yon sa 1.37. yung resistance. Yung support naman sa 1.3. So, tignan natin kung siya ay bubuhusan ulit dito sa may support, no? Ayan, sa 1.3. So, dito, okay, kung titignan natin, siya ay rounded, no? Rounded bottom. Diba? So, ayan eh. Siya ay rounded bottom, ano? So, tignan natin sa part na to kung eto, no? Kung siya ba ay handle. Diba? So, possible din kasi maging handle to, eh. Ayan, no? So, let's see.
Tapos yung next support natin is dito na. Eh sa part na to. Around here, support. Ah, diyan ano, sa 1.2. 1.2 malapit dito sa baba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 no. Oh, diyan. Ayan, so tingnan natin. Tapos sa mga indicators or sa ating ano pala sa moving averages. So we have here a bounce, no? 'Di ba? Kay 50 day. Ayun, no? So, na-touch, tapos nag-bounce, guys. So, sa 100 naman, 100, still intact pa naman din, di ba? 50, 100, tapos 200 kaya. So, yun lang, guys, no? So, si Rojas is nakapanik, pero fake out pala. O, ayan, no? Di ba? So, hindi siya successful na siya ay nag-breakout since siya ay nasa downtrend line pa rin. Nasa baba ng downtrend line. Ayan. So, binuhusan po siya, no? Ayan. So, tignan natin kung makakapanik ba bukas or sell off dito sa may support na sinasabi natin sa 1.3, no? O, ayan. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud naman, so medyo flat, no? Kasi pullback siya eh. Pullback. Eh si RCI, no? Tapos dito nabasag na rin yung ating trend line. Ah, di ba? So trend line yun, guys. So we have series of touches dito, no? 1 2 3 4 5 6 and 7. Boom. Ayan, so nabutas. Butas, guys. Butas. Nabutas siya. So, bali support natin dito. Check natin. Meron ba tayong ano dito? Kakapitan. So, parang meron naman, ano? Diba? Ayan, sa part na to, ano? Series of touches din. O, dyan. Support chain. So, tignan natin kung magba-bounce or isa pang sell-off dito sa may next support. Tapos, TMACD. So, possible. Ayan. So, nag-crossover na nga rito eh. Pero tignan natin kung ano to na shakeout, no? Ayan. Parang ito, di ba, shakeout? So, nag-crossover pero boom. Siya ipumutok na. Papataas. Ayan. So, as of now, kaya sabihin natin siya ay bearish. And kasi nga crossover siya. Tapos sa histogram, so nag-flip na rin, ano, from positive to negative. Ayan. So base po dito bearish pag ganyan. Tapos volume. So sa volume, so very obvious naman sell off to. Ayan. So binuhusan to, ano. So I think sa part na to, so since siya ay nag-breakout sa may 200. Okay. So nag-take profit na rito, no. Yung mga jockeys or yung mga chupeteros. Ayan. So binuhusan nila, no. Buhos. Ayan. So dito sa ating volume, so meron ba tayong trend? Check natin, ano, meron ba. If ever lang na meron, ede good. Meron. Tingnan natin. Medyo ano eh. Medyo hindi convincing pero may mga touches din naman. Ano? Ayun o. No? 1. Okay. Tapos ano pa ba? Ito. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. Pero yung pinaka ano dito, support, kung titignan natin talaga, eto. So, possible eto po. Support.
Okay, around here sa part na yan. Ayan, so tignan natin kung magbabounce dyan, ano? Si RCI. So, yung next natin, si ABA. Ito. So, dito naman kay ABA. So, siya ay, ano na, nag-retest na dito sa may downtrend line niya, no? Diba? So, this is a throwback na tinatawag. So, breakout, diba? Breakout sa may downtrend line, tapos throwback dun sa may downtrend line. So, ayan. Siya dapat ay mag-bounce na, no? Kasi throwback yan, eh. So, kung talagang bullish yan, so, dapat siya ay mag-shoot up na, no? Ayan, pataas. So, pagka naman hindi, eh, di babalik dito yan sa may baba. Ayan, sa part na to. O, dyan. So, tignan natin, no? Bukas. So, bali dito yung ating magiging resistance. Okay? Resistance. So, dito pwede. Okay, sa part na to. Around here. Diyan, ano? 0.70, ano ba to? 0.73. Ayan, so we have series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. O, diba? So, ayan, so tignan natin kung saan magre-retest dyan. Tapos, sa moving average, 50. So, medyo malayo. Tapos, 100, 200. Okay, so looking good naman dito, no? Ayan, tapos nagko-converge si 100 and 200. So, okay naman siya rito sa moving average. How about naman kay Cloud? So, flat. Ayan, kasi nga pullback siya, eh. Diba, flat. Tapos medyo flat din dito sa may taas, ano? Kay Upper Cloud. So, dito naman kay RSI. So, meron ba tayong trend? Mini trend, pwede, no? Ayan. So, medyo nabasag ng konti, no? Series of touches, 1, 2, 3, 4, tapos, ayun. Talaglag na dun, guys, ano? I-check natin dito sa may taas. So, dito meron tayong trend line, no? Ayan, no? Since January. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and possible dito 7. Ayan. So, tignan natin kung magre-retouch dun, ano? Ayan. So, possible din kasi, eh. Retest dito sa part na yan. Ayan. So, tignan natin bukas. Tapos, kay MACD. So, medyo hindi maganda, no? Ayan. Kasi nga, siya ay nag-crossover, eh. Bearish crossover dito kay MACD line and signal line. Tapos sa histogram, so nag-flip na rin, ano? From positive to negative. Positive to negative. So base po dito kay MACD, sa ABA is bearish. Ayan. Tapos, so sa volume naman, tingnan natin dito sa volume, no? Ayan. So dito sa volume, so, i-check natin, no? Support dito. Okay, sa part na to. Support siya, no? Tapos, yung next is, oops, medyo nagalaw. Ayan, support. Tapos, yung next is here. Dito sa part na to. Ayan. So, dito yun, no? Around here, support. Diyan. So, tignan natin, ano? Diyan. O, ayan. And yung last, eto, si TBGI.
TBG ay ayan. So dito naman kay TBG ay so medyo binuhusan pero nagbounce no sa may support natin. Ayan, so dito po sa 0.34. Ayan. So bali sa may sa part na to, siya pa rin ay nasa channel eh. 'Di ba? So channel pa rin to, guys eh. Wait lang. So hanapin natin yung resistance. Resistance. Okay, resistance TBGI. So para siyang resistance, no? Ayan. Okay, resistance dito, no? Sa 0.37, let's say 0.37 nandyan. Tapos yung next is saan pwede? So possible dito sa part na to. Wait. Ayan. So mag-adjust tayo, no? Or mag-extend. So possible dito sa part na to. Okay, around here. Diyan. Ayan, so dito po, ano? 0.38. Diyan, series of touches din dyan eh. Pero ang pinaka ano niyan, pinaka resistance talaga niyan is here. So dito po sa 0.4. Okay, around here. 0.4. Nandiyan, no? Ayan, so tignan natin. Ayan. So bali support naman, eto nga yun, 0.34. Tapos yung next is 0.32. Ayan, kasi ano to eh, channel to eh, no? Diba? Tapos meron tayong trend line. So we have 1, 2, 3, and 4. Oh, ayan. Tapos kay moving average 50. Okay, 50, tapos 100. Still intact pa naman din, ano, 50, 100, tapos 200. Okay, good. Tapos kay cloud, so medyo flat nga kasi binuhusan eh. Lower high, di ba? Ayan. Tapos dito sa ating mga indicators. So check natin. Oh, ayan, so trend line to eh. Di ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ayan, so medyo sumusunod pa rin naman siya sa may trend line. So tignan natin ano kung magba-bounce diyan. Ayan. Tapos kay MACD, lower high na rito sa histogram. Tapos medyo nakabaloktot na rin tong si MACD line, ano? Ayan, so tignan natin bukas kung siya ay makakapanik sa may itaas, no? So dito sa volume natin, so nagbounce nga to. Ayan. So magiging bullish tayo dito pagka nakawala siya sa may channel. Eto. So eto kasi pinakamahirap basagin yan. Eto, no? Si 0.37. And so dapat makapanik siya rito. Diyan. So that's it. Okay, tapos na po tayo. At itatry po natin mamaya mag-video ulit, ano? Pagkasinipagsipag ng konti. Ayan. So see you po sa next video. Bye-bye.